So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng review about sa Whip It Non-Dairy Cream Paste. So ano nga ba itong Whip It na ito? So ito ay icing to siya. Bali nabili ko to siya dito sa Palawan ng 310 pesos. Ito ay product ng Bakersfield. So isang kilo. So kung nabasa nyo nga sa akin title, sasabihin ko din kung ilang cakes ba yung nagagawa ko dito sa isang kilong Whip It. Kung ilang kilo yung nagagawa ko dyan. So, paano ba siya i-prepare? So, ako kasi, hindi ko na siya sinusukat kung hambawa 1 cup lang ba yung ilalagay ko or 1/4. Hindi ko na siya sinusukat, tinatansya ko na lang. So, ito kumuha ako ng konti lang amount kasi maliit lang yung cake na gagawin ko. So, first, kailangan i-beat natin siya for 2 minutes. Ito yung magiging kulay niyan. Yan. So, ang gagawin natin, scrape natin. So, ang kailangan nyo dito, na nilalagay, is tubig. Dapat malamig na tubig ko, ice. Yung iba ice yung nilalagay, pero sa akin, malamig na tubig lang. So ako ginagawa ko, tinatansya ko lang to. Kung ilang tubig yung inilalagay ko. 1, 2. So 3 muna. 3 tablespoon ng tubig muna. Bago. Once na binuhos yung tubig, magtatalsik-talsik siya. So magiging marumi yun, magiging malagkit. So, inilagay ko muna is 3 tablespoon. 4. 5. 6. So, may 6 na tayong nilagay. So, scrape ulit natin. So, kailangan lahat talaga is maano nyo siya, guys. May scrape nyo kasi kapag may mga buo-buo, yun yung sinasabi nilang aftertaste daw ng Whip It. So, para maiwasan nyo yung aftertaste, kailangan mamix nyo siya ng maayos. So, 6, 7, 8, 9. So, 9 tablespoon ng water para sa 1/2 cup ng Whip It. So yan po. Alam nyo guys, yung Whip It is super stable yan siya. Guys. So kapag siya, ganito siya na medyo mabasa-basa, pwede nyo naman siya i-ref. Alam niyo guys, yung tip ko dito sa Whip It. Ang maganda dito sa Whip It guys, hindi siya natutunaw kahit mainit. Kahit mainit yung panahon, hindi siya basta-basta natutunaw. So, tayong mga baker, yung talaga yung kailangan natin, 'di ba? Na dapat yung icing natin stable lalo na kapag outdoor yung event.
Yun. So itong whippet, stable yan siya, guys. Kahit may initan siya ng ano, ng araw, hindi siya matutunaw. So, yun na nga. Dito sa isang kilo, bali ito, yung nilalagay ko na tubig is bali 60 tablespoons. So kapag half kilo lang, yung tablespoon na nilalagay ko na tubig is 30. So dapat cold water ha. So kapag hindi nyo na rin siya gagamitin, halimbawa mayroon siyang tira, pwede nyo siyang i-fold. At bago nyo i-ref. So kapag gagamitin nyo siya ulit, kailangan nasa room temperature na siya. Dapat ilabas nyo siya agad sa ref bago nyo siya gamitin. Siguro mga 8 hours bago nyo gamitin o 5 hours. Para malambot siya, mabilis lang siya i-mix ulit. Kasi kapag bagong labas nyo sa ref, tapos i-mix nyo, mahirap yun kasi matigas siya. Yun. So ulitin ko nga, whip it. Super stable to guys. Unlike sa ibang whipping cream. Gumagamit rin ako ng ibang whipped cream, pero yung napansin ko, mas stable itong whip it. Tsaka, ano siya, yung lasa niya is masarap naman. May mga iba kasi na nagsasabi na ano daw, may aftertaste daw siya. Pero para sa akin, wala naman. Siguro nagkakaroon ng aftertaste kapag hindi mo na mix ng maayos yung whip it nyo. Ito guys. So yung nagagawa ko dito sa 1 kilo ng whip it is mga yung cakes ay mga nasa ano 4 to 5 ano na cakes. So yung size nun is 6x3. Bali 4 to 5 cakes. Yung size ng cake ay 6x3 round. Yun yung nagagamit ko dito sa whip it. So para sa akin matipid yun siya compare sa hambo magbo-boiled icing ako or yung mga ibang buttercream, mas matipid to. Tsaka ano siya, marami ka na magagamit. Mura lang naman kasi kung 310 siya, i-divide mo sa 6 ay sa 5 or 4. So mura na yun siya compare mo sa buttercream na mahal. Tsaka guys, super stable niya. Yun yung maganda talaga dito sa whip it. Grabe niya ka-stable. Hindi siya basta-basta babagsak kahit mainit yung panahon. Kasi na-try ko na yun eh. Sobrang init ng panahon pero yung whip it is grabe niya ka pa rin ka-stable. So yun guys. Sana may natutunan kayo. Ito naman, yung kailangan nyo lang is 1 cup ng whip it. Pwede yung yung tablespoon ng tubig is pwedeng 20 tablespoon or 15 ganun. Kung gusto nyo medyo matamis siya or mabilis, matigas siya, medyo matigas-tigas siya yung hindi siya ganito ka ano. Hindi siya ganito ka bags parang masyadong malambot. Mga 15 tablespoon ng tubig pwede na yun sa 1 cup ng whip it. So ako kasi gusto kong makatipid tsaka maparami yung magagamit ko na whip it. So yun ginagamit ko. Ito sa half cup, ng whip it is 10 tablespoon ng cold water. May natira naman kayong whip it na ganito. Pwede siya magtagal.